Lucille, may impormasyon ba ang mga otoridad kung nalabas na ng sulo itong si Sawadjaan at ang dalawa pang terorista? Ella, nakatanggap nga ng impormasyon si Mayor Beng Climaco na posibleng nakalabas na ng sulu itong si Mundi Sawadjaan at dalawang kasamahan nito at nagpaplano na ng kanilang sunod na pag-atake na posible nilang isagawa sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Ella, upang mapabilis ang pagtugi sa mga sospek ng hulo sulud twin blast nitong August 24, magbibigay ng 3 milyong pisong pabuya ang national government sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Mundi Sawadjaan, isa sa mga Abu Sayyaf leader na hinihinalang mastermind ng pambobomba, at hiwalay na 3 milyong piso naman sa makakapagturo kung nasaan si Naandi Basu, isang Indonesian bomber, at asawa nitong si Sisi Rezka Fantasia, na suspect din sa pambobomba sa Mount Carmel Church sa hulo na ikinamatay ng 22 tao at 102 sugatan noong January 27, 2019. Samantala, mula sa blue status, nais itaas ni Mayor Beng Climaco sa red alert status ang Zamboanga Peninsula matapos makatanggap ng impormasyon na posibleng umatake si Mundi Sawadjaan at dalawang kasamahan nito sa ilang bahagi ng rehiyon. We were given information from NICA Regional Director Ariel Perlato that the suicide bombers from Hulo have escaped and are posing a terror threat in Zamboanga Peninsula. Laanya, posibleng tuluyang nakatakas na sa sulu ang tatlong terorista at na nagpaplano ng sunod nitong pag-atake. Sa ngayon, nagdagdag pa ng security presence ang mga otoridad sa lansangan ng lungsod at gumamit na din ng K-9 units upang ma-detect ang anumang pampasabog. Lalong-lalo na sa mga motorsiklo na karaniwang ginagamit na sasakyan sa pambobomba. Nakiusap naman ng alkalde sa mga Zamboangueños na makipagkaisa sa ginagawang security measures at ipagbagay alam sa mga otoridad ang mga kahina-hinalang tao o bagay. Dito naman sa Davao City, Ella, ipinakalat na ng lokal na pamahalaan ang litrato ni Mundi Sawadjaan at dalawa pang kasamahan nito upang maabisuhan din ng publiko na posibleng gawing target din ng mga terorista itong Davao City, ang mismong hometown ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ella. Alright, maraming salamat, Lucille Lloren, live na nag-uulat mula sa Davao City.